What's up, guys? Isang magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo, mga master. Ako'y muling nagbalik. Ang muling pagbabalik ni Master Dorbus. Ayan, para ipagpatuloy itong niwan nating mission nung nakaraan. Buwa nang wala tayong thermal fuse, kaya hindi natin na ipagpatuloy ito. Pero ngayon, dahil day of cook, gawin na natin to. Saka dumating na yung in-order kong ano, thermal fuse. Ayan, ang dami niyan. Dinamihan ko na para hindi lugi sa shipping. Para makatipid. Ganyan tayo eh, Pinoy style. So, bago yan, magkape muna tayo. Mainit. Sige, samahan niyo ako para gawin to. Kakabit na natin yung thermal fuse. Pero bago yan, pakilala muna ako. Ayan, mga master, bago natin ikabit yung thermal fuse, papakita ko ulit kung paano i-check yung thermal fuse. Doon kasi sa previous video natin, hindi masyadong nakikita. Kailangan kitang-kita kung paano para madali yung sundan. Kaya ito, gumawa na ako dito ng dalawang wire. May alligator clip sa dulo para madali natin iipit dito sa prongs ng plug. Bali ang pag-check niya. Kasi ito wala itong ano ngayon eh, walang fuse open. Papakita ko lang sa inyo para may idea kayo. And guys, para ma-check, kailangan i-set natin sa ohm meter, dahil resistance ang i-check natin. Ayan, dapat dito nakatutok sa may ohm na symbol. Tapos kabit natin ito sa isang prong. Ayan, magkabuhol-buhol na. Tapos, dito sa isa. Kahit saan dyan, kasi resistance yan, walang namang ano yan, polarity. Tapos, yung isang ano naman, wire dito sa isa, para madali. Tapos, doon sa kabilang prong na plug. Ayan. So, pakita ko lang dito. Ayan. Nakakabit na yan, ha. Ayan. Tapos yung isa. Ayan. Dapat pagka pinindot natin to, may ano yan, may marid na resistance. Let's check. Yan, wala. Open. Yan, open. Yan, open. So mamaya, after natin ikabit, i-check natin ulit para makita nyo ang ano yan, pagkakaiba. So sige, umpisa na natin. Ayan, mga master, ikabit na natin ang thermal fuse. So bago yan, check muna natin para sigurado tayong okay ito.
Pag-check naman yan, dapat continuity. Yan, continuity test. Punta tayo ulit dito sa ohm meter para i-check ang continuity. Ayan. Kailangan nandito. Dito nakatutok kasi yan yung sa pag-check ng resistance, diode, continuity, saka capacitor. So dapat yung symbol niya is ganito. Continuity. Ayan. Pwesto nito ah. Huwakan na lang natin dito guys. Ang hirap ipwesto. Huwakan na lang natin. Ayan. It means okay. Magandang sinyalis. So sige, kabit na natin. Meron akong napulot ditong pangtali. Ayan. Hindi ko alam kung pwede ito or ano eh. Try na lang natin. Nakalata naman yan pagka hindi kasi sasabog ito eh. Medyo mahirap na isip yun kasi matikas na ito. Try na lang natin mga master. Wala namang masama kung susubukan. So ayun guys, may tari na natin pero mukhang wala akong tiwala dito ah. Kaya lumuluwag. Wala kasi tayong ganitong klaseng pang tali. Yan, subukan natin cable tie ang gamitin mga master. So ito na guys, kabit na natin. Pero bago yan, yaman din lamang at bukas na to. Linisan na natin. Then guys, nakabit na natin. So ito na. The moment of truth. Lagyan natin ng tape dito para kita kung talagang umiikot. Yan. Yan guys. I-plug na natin. Saksak na natin. Yan. So, handa na ba kayo guys? Sana gumana. Ito na. Number one. Number two. And number three.
Jingle. So ibalik na natin guys yung mga ano nito. LC para paliparin na natin ito. Patayin muna natin. Bago nga pala natin ikabit mga master, yung mga paternal yan itong electric fan. Muntik ko lang makalimutan. Check natin uli kung ano ang itsura ng buo ang ano, thermal fuse. Yan. Punta tayo uli doon sa ohmmeter niya. Resistance meter. Yan. Kabit natin uli yung mga alligator clip. Yan. Yan, tapos sa prong ng plug. Kaya ng kanina. Ito wala to guys, kasi ano lang yan. Sa earth neutral. Yan mga master. Ganyan, hawakan natin to. Multimeter for the resistance check. Yan. Number 1. Yan mga master. Ganyan po pagka okay ang thermal fuse. Dapat may marid kang resistance. Number 2. Yan, and number 3. So ganyan guys, ibig sabihin pag ganyan yung thermal fuse is okay. So sige mga master, kabit na natin yung mga ano nito, para paternalya yung blade ng electric fan. Guys, linisin din natin kasi matagal nang nakatambak to eh. Eventually. So ayan mga master, hindi ko na muna kakabit yung LC. Kasi nawawala yung lock dito sa harap. Hindi kasi ako ang nag-backlash nito eh. Kaya hindi ko alam kung saan na napunta yung lock nito. Pakalat-kalat na lang kasi dito sa loob. Basta ang importante na pagano natin ito. Nakita nyo kung paano i-check ang thermal fuse. Sa mga hindi nga pala nakapanood ng part 1 nito, yung link nasa description yung part 1 nito, kung paano natin trinobleshoot, kung paano na kung paano natin nakita na ang sira, yan thermal fuse. So sana may natutunan kayo kahit o paano. So sige, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my channel and click the bell button para ma-notify kayo pagka meron akong mga bagong video na in-upload. So, hanggang dito na lang mga master. Paalam!